Ang Gilas Pilipinas ay natalo sa Lithuania sa tune-up game at si Ang Ilocuomi ay naglaro na sa Gilas Pilipinas kontra Lithuania sa Eurocup. Pero bago yan, ito ang U1 Gaming TV. Please like, share and subscribe to my channel. Natalo ang Gilas Pilipinas sa Lithuania na 8 lang ang kanilang lineup roster sa 90-80. Kagabi sa latest tune-up game ng Gilas Pilipinas nito sa Kaunas, Lithuania. Si Justin Brownlee ay umiskor ng 20 points habang si Jamie Molanzo ay nagdagdag ng 14 points. Ang Gilas Pilipinas ay natalo sa kanilang laban sa Lithuania at ito ang kanilang pangatlong laro sa Eurocup. Pagkatapos ng kanilang dalawang sunod na panalo ng Ukraine Under-20, si Junmar Fajardo ay may 13 points habang si Kiefer Ravena ay may 10 points sa isang tune-up game. At naglaro na si Ange Kawami para sa Gilas sa unang pagkakataon matapos bumiyahe sa Lithuania kasunod ng kanyang graduation rites sa Ateneo. Umiskor din dito si Angelo Kawami ng 4 points sa loob ng 6 minutes and 36 seconds mula sa bench. At si RJ Abarrientos ay tatawid mula Korea patungong Japan. Ang reigning rookie of the year ng Korea Basketball League, na pinakawalan kamakailan mula sa Hyundai Mobis, ay nakahanap ng bagong mother team sa Japan B-League kasama ang Shinsu Brave Warriors. Ang sabi ni RJ Abarrientos ay gagawin niya lahat ng best niya sa kanyang bagong team sa Japan B-League at hindi na daw siya makapaghintay na makalaro ulit kasama ang Shinsu Brave Warriors. Ang 23 years old guard na si RJ Abarrientos ay nagkaroon ng breakout rookie year at nanguna sa lahat ng Asian import sa KBL na may 13.6 points, 4.8 assists, 2.9 rebounds, at 1.4 steals sa 51 appearances para sa Alsen. Samantala, ang dating FEU Tamaraw ay nagnanais na muling buhayin ang pag-asa sa titulo sa Shinsu matapos ang 10th pwesto noong nakaraang season na may 29-30 win-loss record. Kasama din ni Abarrientos ang mga tulad ng dating college stars na sina Carl Tamayo at si Juan Gomez de Leano sa mga Filipino standouts sa Land of the Rising Sun sa Japan B-League. Kaya hanggang dito na lang mga Kayuan Sports, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag natin kalimutang mag-like at subscribe.